nilalang sa Pilipinas, nalaman na ng mga balibalita at chismis sa buong kapuluan. Mga misteryosong nilalang na usap-usapan sa loob ng mahabang panahon. Nagpasalinsali ng istorya sa mga henerasyong nagdaan, kabilang na sa sinaunang kultura at pamahiin ng mga Pilipino. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang matiyak ang kanilang pag-iral. Pinagdududahan man ng marami ay kinatatakutan naman ng iilan dahil hanggang ngayon ay mayroon pa rin naniniwala na sila ay tunay. Kaya buksan ang iyong mga mata at pagtibayin ng dibdib dahil ngayon ay aalamin natin ang hiwaga ng mga tiyanak. Marahil iba-iba ang ating nararamdaman kapag nakakarinig tayo ng iyak ng isang sanggol. May naiinis, naiingayan at naaawa. Subalit hindi lahat ng iyak ng sanggol ay nakakaawa sa mitolohiyang Pilipino. Ang pag-iyak ng sanggol lalo na sa mga liblib na lugar ay lubhang nakakatakot dahil ito ay maaaring presensya ng isang nilalang na sumisipsip ng dugo na tinatawag nilang tiyanak. Noon pa man ay laganap na ang kwento ng tiyanak hanggang sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas noong 16th na siglo. Ay mas naging tanyag ang meto ng ito ay maisama sa Katolisismo. Ang tiyanak sa bersyong Katoliko ay nagsasabing ito ay kaluluwa raw ng mga sanggol na namatay ng hindi nabinyagan. Ang katawagang tiyanak ay nagugat sa salitang Filipino na mati at anak na nangangahulugang patay na bata. Mayroong mahigit 100 katutubong tribo ang naninirahan sa bansa at bawat isa sa mga tribo na ito ay may kanya-kanyang kwentong kababalaghan. At kung pag-uusapan ang tungkol sa mga tiyanak, sinasabi ng mga tribong Mandaya sa Mindanao na ang tiyanak ay espiritu ng isang batang namatay ang ina at inilibing nang hindi pa nailuluwal ang sanggol, na naging dahilan upang ang espiritu nito ay kukunin ng lupa upang maghasik ng lagim sa mga tao. Ang nilalang ay inihahalin tulad din sa alamat ng mga Malay, Indonesia at Singapore na kilala bilang Pontianak, isang babaeng namatay habang nanganganak. Kung ang tiyanak ay sanggol, ang Pontianak naman ay ang ina. Subalit magkaiba man sila ay magkapareho naman ang paboritong biktima. Ayon sa kwento, sinasabing mga kalalakihan ang madalas nilang binibiktima. Ang tiyanak ay nagkukunwaring isang nakakaawang paslit upang makakuha ng atensyon. At sa oras na ito ay lalapitan ay kaagad itong aatake sa pamamagitan ng pagkagat sa masilang parte ng katawan at sisipsipin ng dugo hanggang sa mamatay ang kanyang biktima. Ayon pa sa ibang bersyon, magaling magkunwari ang mga tiyanak. Magaling silang manlinlang at manggaya. Maaari silang magpabago-bago ng anyo depende sa kanilang gusto. Subalit ang pinakakaraniwan raw, sila ay nagkukunwaring nakakaawang sanggol na umiiyak upang makaakit ng biktima. Sa isa pang bersyon na nagsasabi na sila ay may pagkakatulad sa mga duwende na may anyong isang maliit na bata, ngunit may matanda at kulubot na muka at balat. May mahabang bigote, matangos na ilong at mga mata na kasing laki ng barya. May mga nagsasabi namang ang tiyanak ay hindi kumikibo, hindi nakakatayo at hindi nakakapaglakad. Dahil ang kanilang isang binti ay mas mataas kaysa sa isa pa, kaya gumagalaw sila sa pamamagitan ng paglundag at paggapang na isang mabisang taktika upang makakuha ng atensyon sa kanilang biktima. May nagsasabi naman na sila ay nakakalipad umano sa anyo pa rin ng isang sanggol. Ayon din sa alamat ng Mindoro, sila ay nagpapalit ng anyo bilang isang itim na ibon bago lumipad palayo. Sa isa pang bersyon mula sa gitnang Luzon, partikular na sa Pampanga, ang tiyanak ay inilalarawan bilang maliit, kulay kayumanggi at hindi naglalakad sa lupa, bagkus lumulutang sa hangin. Mayroon silang malalaking ilong, malapad na bibig, malalaki at mababangis na mga mata at matatalas na boses. Sa bersyon naman ng Batangas, ang tiyanak ay nilalarawan bilang mga regular na sanggol na nawala sa kagubatan. Sila ay pinaniniwala ang mga sanggol na namatay nang hindi pa nabigyan ng pangalan o kung hindi man ay ipinalaglag at sinapian ng masamang espiritu upang gumanti sa mga nagpalaglag sa kanya. Sinasabi rin na kapag ang sigaw ng isang tiyanak ay mahina, ito ay nasa paligid lamang. Subalit kung ang kanilang pag-iyak naman ay malakas, ito ay nasa malayo. Madalas silang umatake sa gabi tuwing kabilugan ng buwan at hindi raw makakapunta ang mga tiyanak sa kabilang buhay dahil wala silang mga pangalan. Kaya sila ay mga nilalang na nakagapo sa lupa na gumagala upang maghanap ng taong magbibigay sa kanila ng pangalan para makatawid sa kabilang buhay. Iba-iba man ang paglalarawan tungkol sa tiyanak. Ay pare-pareho naman ang kanilang sinasabi na ang mga ito ay vampiric na nilalang na kinatatakutan at talagang pumapatay ng sinuman. Ayon sa librong Customs of the Tagalogs na isinulat ni Father Juan de Plasencia noong 1589, sa pahina 449, nagsasabi na ang mga buntis na babae ay hindi maaaring magputol ng buhok dahil wala rin daw buhok ang mga anak na kanilang dadalhin.
Kapag manganganak na ang isang babae, may mga lalaki naghuhubot-hubad pagkatapos ay kukuha ng mga kalasag at espada. Ang isa ay tatayo sa silong ng bahay at ang isa pa ay sa gitna ng bahay kung saan ang dalawang hanay ng bubong ay nagtatagpo sa isa't isa at patuloy nilang iwawasiwas sa hangin ang hawak na espada hanggang sa hindi pa iniluluwal ang sanggol. Sa ganitong paraan, maaari raw itaboy ang presensya ng tiyanak at aswang para hindi makagambala sa isang buntis. Ngunit base sa paniniwala ng mga nakakatanda, mayroon daw mabisang paraan upang maiwasan ang pag-atake ng tiyanak. Kung ikaw ay naliligaw sa kagubatan dahil pinaglaruan ka ng mga ito, maaari kang makaligtas sa pamamagitan ng pagbaligtad ng iyong damit o di kaya ipagdala ng rosaryo at bawang upang makaiwas sa peligrong hatid ng mga ito. Maaari ka rin daw magdala ng kapayapaan sa espiritu ng tiyanak sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng pangalan at pag-aalay ng puting kandila upang gabayan ito sa kabilang buhay. Bagamat marami pa rin ang nagdududa, ang nakakatakot na kwento ng mga tiyanak ay nagdudulot ng malalim na impluwensya sa kontemporaryong kulturang Pilipino na nagsisilbing bukal ng maraming kwentong multo at horror na pelikula. Maaari din gamitin ng mga simbahang Katoliko ang urban legend na ito bilang kasangkapan upang hikayatin ang mga magulang na tiyaking mabinyagan ng kanilang mga anak. Higit pa dyan, ang alamat ng tiyanak ay nagdadala ng mensahe sa lipunan na humihimok ng wastong pangangalaga para sa mga buntis na ina. Ang kakaibang istorya ng nilalang ay naging pundasyon sa larangan ng mga kwentong katatakutan, cinematic na produksyon at akdang pampanitikan na nakakabighani sa mga manunood. Ang mga gumagawa ng pelikula at manunulat ay madalas na gawing inspirasyon ng misteryosong tiyanak na nakakabighani sa mga manunood hindi lamang sa loob ng Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang sulok ng daigdig. Hanggang ngayon, sa mga liblib na lugar lalo na sa mga probinsya, nananatili pa rin ang mga alingaungaw sa personal na pakikitagpo ng tiyanak at tila ginagawang panakot sa mga bata upang hindi gumala sa gabi. Bagay na naging rason kung bakit ang kanilang kwento ay hindi mawala-wala dahil pinagpapasahan lamang hanggang sa mga henerasyon. At habang patuloy na nahahalungkat ang kwento, ay tinitiyak nito ang walang hanggang pamana na nagpapanatili ng kaugnayan nito sa kolektibong kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Maaaring totoo ang mga tiyanak, maaari ding hindi, depende sa taong makarinig. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi naniniwala sa kanilang pag-iral. Kung sila man ay totoo, siguradong ito ay espiritu ng Diablo na nagkukunwaring maamo upang makalapit sa mga tao. Dahil si Satanas ay makapangyarihan din at kayang gumawa ng kung ano-anong kababalaghan na hindi pangkaraniwan para sa mga mortal. Ikaw, ano sa tingin mo? Totoo ba ang mga tiyanak o hindi? Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.